is Renny J. At alam ko may sinasabi si Doggy dito, pare. Oo, sabi kasi, according kay Dogs, ha? Ano sabi ni Dogs? Sabi niya, this is the old versus the new. So, tinatawag niyang old si Zapnu? Oo, eh, wait. Sa mga videos nga nila na napanood ko, sa mga ano, eh, si Zapnu daw, eh, sino, parang nung sinabi kasi, di ba, nag-reveal na. Si Andrea. Sabi niya, sinabi ni Andrea, si Kuya Zapnu, matagal ko na siya pinapanood sa YouTube. Tapos sabi ni Doggy, kinuha mo yun? Ganon. Parang tumaas yung kilay. Oo, parang mas masaya pa siya na napunta dun si, ano, sabi niya, ah, yung Tamos lang, tapos yung Sixman na ngayon. Ganun yung sabi niya. Nako, pero Rob Luna, kung titignan mo, hindi Tamos, hindi Tams ang gamit ngayon. Ay! Ni Zapnu and ni Renny J, kundi Kagura. At nako, this time, mirror match na naman ang mangyayari. Alam mo, si Renny J, binansagang pinakamayabang. Oo. Dito sa ating tournament na to. At nako, uubra kaya yung yabang niya kay Zapnu. Yun ang magandang malaman dyan dahil ngayon lang din natin ito makikita magharap eh. Oo, no? Parang tama ka, no? The new generation versus the former generation. Oo. Naalala ko pa yung dati, season 1. Pwede. Nag-MPL, magkabatsyan si Kuya Zapnu tsaka si Doggy. Kumbaga, parang Ops Gaming laban sa Aether. So parang ito na yung parang bagong version. Oo nga, ganito ka. At nakikita natin ngayon, Zapnu on the blue side, Renny J on the red side. At ano bang galawan, Rob Luna, kapag Kagura ka sa one-on-one? Parang paunahan sa poke to eh, di ba? Oo, poke damage talaga to. Eh kung papansinin mo rin kasi dito, nagsiscale din kasi yung flame shot. Oo. So ngayon, kung sino ang mas mahusay na flame shot, pero mas aggressive si Kuya Zapnu, ha? Ito si Zapnu, ano, ha? Sabi ni Zapnu, anong old? Kasi, bakit ba kasi nila inaano pagka medyo may edad ka na si ML? Hindi naman natin sinasabi. Oo, kasi. Ano ba, babagal na ba yung reaction time mo? Hindi naman. Sabi ni Zapnu, kaya ko pa rin naman pumasa sa bahans, may mga sticker. Lods, pamunta ka palang, Lods. Pawi na ako. Lods. May Lods pa yun. Pero bihira umuwi si Kuya Zapnu eh. Ay, oo. Madalas, nasa streaming room. Oo. Diba? Pero ito, titignan mo rito. Medyo ano ba pinagkaiba ng dalawang players natin? Bukod sa old and new. Oo. Tsaka skins. Magkaiba skin. Yung kanilang emblem. Ay, I like it. Diba? Ano ba yun? Pero magic worship kasi yung kay ano Kuya Renny J. Meaning, mas burst speed. Yung combo. Oy, grabe. No? Diba? Alam mo si Renny J, isa yan sa mga ano talaga eh. Isa yan sa mga pwede nating tawagin freestyler sa Pilipinas. Ha, nagbago na yan eh. Nagbago na. Oo, Renny Change na yan. Hindi na siya Renny J ngayon. Renny Change na siya. Speaking of change, tignan mo naman yung pagpapalit-palit niya dito ng mga payong-payong, pare. Si Renny J kasi yung type ng player na kapag may skill siya, ang ginagawa niya, yung CP niya, yung smartphone niya, binabato-bato niya pa yan sa ere habang kumukombo. Pini-freestyle niya pa. Minsan nga, nag-altab pa yan, tapos nagla-like pa ng mga pics. Hirap mag-altab sa cellphone. Oo. Swipe yun eh. Kaya pwede natin yung makita ngayon dito, lalo na't gamit niya ang Kagura. Ito na, Ayan na, freestyle. Op! Napakaganda na siya! Flame shot! Isa pa normal inks! Shield para kay Zapnu dito! Walang mana si Renny J, ha? Walang mana! Umaltab! Nag-altab! Gagamitin yung Cyclone Eye. Aabot ba? Aabot kayo! Ay! Switcheroo technique! Para kay Zapnu! Flame shot! Shake and bake it si Zapnu dito! Ibang klase yung pag-dribble-dribble nila ng bola! Pag-dribble-dribble nila ng payo! Minahikro si Kuya Renny J. Minahikro, Mikan. Lods, papunta ka palang, Lods. Nagaling na ako dyan, Lods. Sabi ni Zapnu dito. Pero hindi ipapatalo si Kuya Renny J. Hindi ako makakalo dyan. Hindi umuwi si Zap eh. So, hindi rin ako uwi. Hindi ako makakalo dyan. Gago na yung ipis. Nako, mainit ang bugbugan, mga kaibigan. Renny J versus Zapnu. Dito sa one-on-one, ibang klase yung mga poke mechanics dito. Alam mo, pwede natin sabihin, Zapnu still got it eh. Mukha nga. Meron pa rin eh. May kiniti pa rin. May asim pa. May asim pa, pare. Well, ikaw ba naman?
madalas ka sa streaming room. Kasawak mo yung camera. Alam naman hindi ka malupit talaga gumalaw. Oo naman. Well, hindi pa rin naman nawawala yung laruan ni Zao. Tingnan mo. Ay. Siya pa yung nag-initiate. Kada initiate ka, may appear pang kasama. Grabe, no? Sabi ni Zao dito, age doesn't matter, eh. Oo. Wala sa edad yan, eh. Parang si Rene J, tuloy ngayon yung kinakabahan, pare. Oy, intimidation yung Kuya Manji. Nai-intimidate siya ngayon. Ay, ganun pala, no? Oo, syempre. Oh, matagal na sa industriya yan, eh. Ayun, intimidation. Tingnan natin, ha, kung uubra yung intimidation tactics dito. Ni Kuya, biruin mo, kada labas ng payong, may kasamang sticker. Ah, kasi kulang na sa Pinipi. So, ano ngayon ang reaction time? Syempre, mauna dito si Rene J. Pero nice dodge mula dito kay Zapno on the Yin-Yang Overturn. Nice mechanics dito na pinapakita ng dalawang teams. Kaibigan Rob Luna, wala pa nagkakabasagan actually ng tower. Wala pa. Saka mabilis din kasi yung mga minion wave nito. So mainly, hindi rin basta-basta. Kumbaga, yung first two games natin, ang nangyari ay nagkabasagan. Oo. Kaya natalo. Pero dito sa specific matchup natin, ang hirap. Magkakaano ata to? Magkakatumbahan ata to, pare? Oo eh. And hindi ako ganun ka-familiar sa 1v1 ng isang Kagura. Wherein, kasi alam natin, ang Kagura, ang binibuild kadalasan yan, Clock of Destiny. Kaso, 1v1, hindi mo kailangan yun dahil hindi ka naman abot ng ganong katagal para mapuno mo yung stock na yun. So, pero syempre, yun yung recommended eh. Pintot na agad yun. Ah, pag recommended? Oo, recommended eh. Kung ano yung ni-recommend, no? Oo, pintot na agad. Bakit mo papalitan? Oo, recommended nga eh. Tinuro na nga sa'yo eh. Hindi naman tatawaging recommended yun kung hindi mo pipili eh. So, yun na nga yung nangyari dito. Pare, Clock of Destiny for both of the players. Pero alam mo, tama ka eh. Babanggitin ko sinabi mo kanina eh. Ano yun? Feeling ko, ang laking factor talaga dito ng Impure Rage. At saka nung magic worship eh. Oo. Actually, pag tumama yung most of the skill dito, or rather yung combo dito ni Rene J, mas masakit siya compare dito kay Zap. Kasi may ano, burning sensation. Yeah. Sa additional damage yun eh, sa magic worship. Pero ito ah. Ay! Nagkakapitihan! Si Kuya Zap, puro may recall sa harap ni Rene J. Sa harap ng payong. Nako. Ni Rene J. Oh. Grabe yung taunt dito ha. Yung dalawang team natin ha. Hindi papayag kasi si Kuya Zep eh. Hindi rin papayag si Rene J eh. Pero mabalik dun sa usapan kanina Rob no. Ang pini kong lamang mo lang kasi sa Impure Rage yung ano eh. Yung medyo regen factor. Oo eh. Kaso hindi na nagmamatter ngayon yung regen Kuya Amanjin eh. Oo. Oh, kasi hindi mo naman maubos yon basically. Tapos, kailangan mo umuwi pagka half HP ka na kasi kaya ka nang i-burst down kaagad ng kalaban mo. Grabe, no? So, kumbaga, si Rene J, sabi niya, pinapakitaan ko lang kayo ng new generation tactics, eh. Ganito ang mga taktika ng mga millennials. Kumbaga, ngayon, ayun na ka. Ayun na, Faith mula dito kay Zap, no? Sa pagpasok, as Rene J will pop the Wushu Umbrella Plea. Para makaalis dito. At wow, wala pa rin nagkakabatayan, Rob Luna. Wala pa. Pero in terms sa mga turrets natin, eh medyo bawas ng konti yung kay Zap. Zap, no? Oo. Pero ano ha? Ito, iisipin mo pala to pagka nakuha pa to ni Rene J. Parang wala pinanalo yung Team Andrea. Totoo! Kumbaga, actually, panalo na nga sa 1-on-1 yung Team Andre eh. Dahil 2-0 na sila kagad. Pero syempre, si Kuya Zapno. Di pa payan. Dignidad na ang labanan dito, Kuya Manjin eh. Dig-edad. Dig-edad. Wordplay. Exacto. Yun yung labanan dito, pare. Sino ang mas mataas ang edad? Hindi naman. Ano? Dignidad. Dignidad. Naman. Grabe ka naman doon, Luna eh. Parang hindi ka matanda. Ang sinasabi ko lang kasi, hindi porket na mas matanda, pwede mo na kaming kaya-kayanin. Parang ganyan. Ang ginagawa ni Zapto dito! Zapto gets the first blood! May kasama bang sticker! Ano ka ngayon, Amaljino? Dig edad! Grabe, no? Nag-uusap lang tayo about sa dig edad. Oh. Biglang may mga passage moves na si Zapto doon. Grabe. Baka si Kuya Billy talaga eh. Baka Billy yan. Billy yan. Oh. Billy boy! Nako po. Getting the first blood. 4 seconds down dito si Rene J. Ayun ang tanong. Kung ikaw nasa posisyon ni Rene J, ano dapat iniisip mo? Down ka na ng isang death. Baka mapasag pa yung ori mo, pare. Yun na nga ang ginagawa rito ni Kuya. Flame shot. Pinipilit. Kailangan pilitin dito ni Rene J dahil one hit na lang yung tower niya. Zapno, nakangiti na ngayon, pare. For sure, nakangiti na talaga yan. So ngayon, gaya sa tanong mo kanina, ano ba kailangan gawin na ni Rene J? Kailangan siya na yung laging mag-initiate. Kasi pagka inunahan pa siya rito ni Zapno, baka yung mismong minion na lang yung tumapos matapos ng Tore. So kailangan pasugod lagi dito si Kuya Rene J. Kumbaga, kailangan ng ilabat
ni Renny J dito lahat ng mga wow niya sa katawan. Oo. Kailangan niya na ilabas yung baka Renny J to mechanics niya. Mm-hmm. Kaso kasi, si Zapto yan eh. With a 4-4 and A. Oo. Iba to eh. Tignan mo, nakabang nga kung Aeroblue na. Sneaky tactics. Oh, ito naman. Burns down is real. Renny J. Flame shot. Delikado to, Kuya Manjin. Pag hindi pa na-combo to ni Kuya Renny J, kaya nang i-push itong dire-direcho ni Zaplu. Bawal mag-back si Renny J dito. Kayanin kaya ng pinakamayaman. Pina Zaplu ang makakuha dito ng third victory para sa ating 515 Philippine All-Stars 1-on-1. Grabe yung Kuya Manjin. Alam mo pa yung lumasit doon, yung proc pa ng Lightning Truncheon. Yung Lightning Truncheon.